Justin Brownlee, mukhang maglalaro muna sa overseas bago bumalik ng PBA. At Kevin Kiambaw, lumabas na ang multiple offers mula sa overseas. Yan ang mga pag-uusapan natin mga Brody. Umpisa natin kay JB. Matapos ito mabakante ng ilang buwan dahil sa insidente nangyari sa Asian Games, heto't naghalimaw pa rin sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers, averaging 21 points, 10 rebounds and 6 assists sa dalawang laro ng Gilas sa first window. Napakataas pa ng percentage sa field goal, 54% sa 2 points at 66.7% naman sa 3 point area, habang 100% naman sa charity stripe. Very efficient na player talaga at napapalakas din ito ang mga teammates niya dahil sa kanyang pagiging unselfish na player. Kaya hindi na nakapagtataka na makakatanggap ito ng maraming offer mula sa overseas. Sakto namang all Filipino ang PBA ngayon, kaya okay na okay din kay coach team kung tumanggap muna ito ng ibang liga. Isa pa siya ang naturalist player natin, kaya hindi mahirapan na tawagin to kahit nasan man siyang liga. Dahil para sa mga hindi nakakaalam, may agreement ang FIBA para sa lahat ng liga na pag may laro na ang mga national team sa FIBA, may rights ang mga national team na hugutin ang players nila sa kahit saan pang liga yan. Europe, Japan, Korea at Middle East ang napapabalitang may nagkaka-interes sa serbisyo ni JB. Hindi rin malabo ang CBA dahil tatlong Chinese team na ang tinumba ni JB, lalo na ang mainland. Pero sa ngayon wala naman nabanggit na official offers para sa kanya. Ang mahalaga mas makukondisyon si JB bago magbalik sa PBA at para na rin sa Gilas sa FIBA OQT sa July. Para naman sa kabilang topic ng video na to, umuulan ng offer para sa 22 years old wingman na si Kevin Kiambaw. Matapos nito mapabalitang ini-scout ng New York Knicks para sa kanilang NBA Summer League. At naalok na maging naturalized player ng bansang UAE. Ngayon naman ibinunyag niya ang iba't ibang offer na natanggap niya mula sa iba't ibang bansa. May nagkaka-interest na team mula sa Japan, Middle East at miski sa US bilang pro player. At ganun na din sa US NCAA Division 1. Meron gustong i-transfer na si Keke sa lalong madaling panahon para sa kanilang team. Sa dami ng opportunity na natatanggap ni Keke ngayon, naibahagi ni Kai Soto na lumapit sa kanya si Keke upang humingi ng payo. Dahil lahat ng nangyayari kay Keke ngayon ay napagdaanan ng Kai Soto. Ayon kay Kai, sinabi ni KQ kay Kai yung plano niya at sinabi niya na na-experience niya na din yung ganyang opportunities at binigyan niya ito ng pahin ni Kai na mas makakatulong para sa plano ni KQ para sa kanyang karir. Para sa mga Brody, if hindi pa siya ganun nangangailangan ng income, mas okay siguro mag-D1 muna siya, diba? Kung magandang playing time ang ibibigay sa kanya. Kasi to be honest para sa akin, medyo kulang pa kasi sa ball handling at one-on-one skills si KQ. So hihirapin pa siya talaga magbabad sa shooting guard at small forward sa international. Sadyang mataas lang ang kanyang IQ, may shooting at okay ang kanyang finishing ability, kaya gumagana siya bilang wingman. Pero sigurado naman ako may improve pa niya yan dahil mataas talaga ang ceiling ng batang to. Kumbaga mabilis siya mag-develop ng skills. Yan yung magandang katangian ng isang KQ. So ayun nga mga Brody, USNCAA siya if okay ang minuto niya para sa akin. Pero if kailangan ng kumita, dun siya sa magagamit siya plus mataas ang competition at solid syempre ang sahod. Kayo mga Brody, anong sa tingin nyo? Komento nyo lamang sa ibaba at ating babasahin yan. This is Zero Buckets, bye-bye!